Magsitayo po ang lahat. Viva poong Jesus Nazareno, awit at papuri, alay namin sa'yo. Dinggin ang dalangin at pagsamo ng bayan mo. Viva poong Jesus Nazareno. Tayo ngayon ay mag-ipon at sambayin ang puhon. Magdiwang tayo sa ating debosyon, purihin ang Panginoon. Viva poong Jesus Nazareno, awit at papuri, alay namin sa'yo. Dinggin ang dalangin at magsamo ng bayan mo. Viva poong Jesus Nazareno. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, upang maging karapat dapat po tayong tumanggap ng mga bagong biyaya at himala ng Diyos sa misang ito. Tumahimik po muna tayong sandali. At nang may kababaang loob kasama ni Maria, humingi po tayo ng awa at patawad sa Diyos sa lahat ng inisip at ginawa nating kasalanan. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakalukluk ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin po tayo. Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ng iyong anak ang krus at kamatayan upang ang sangkatauhay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob na ginanap ng iyong anak ay magpagindapat nawang aming kamtin ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Josue. Noong mga araw na iyon, pinipo ni Josue sa Sikyem ang lahat ng lipi. Pagkatapos, tinawag niya ang matatanda, ang mga hukom, ang mga pinuno at mga tagapangasiwa sa Israel at sila'y humarap sa Panginoon. Sinabi niya, "Ito ang ipinasasabi sa inyo ng Panginoon, ang Diyos ng Israel. Noong una, ang inyong mga ninuno ay nakatira sa kabila ng ilog Euphrates. Isa sa mga ito si Tare, na ama ni Abraham at ni Nakor. Sumasamba sila sa ibang Diyos-Diyosan. Tinawag ko si Abraham buhat sa lupaing iyon at binalak ko siya at pinatnubayan sa buong kalawakan
ng Kanaan. Pinagkalooban ko siya ng maraming inanak at inapo. Naging anak niya si Isaak, at naging anak naman nito si Esau at si Jacob. Ibinigay ko kay Esau ang kaburulan ng Seir bilang bahagi niya. Ngunit si Jacob at ang kanyang mga anak ay nagpunta sa Ehipto. Sinugo ko si Moises at si Aaron, at sa tulong ng mga himalay, pinahirapan ko ng katakot-takot ang mga Ehipsyo. Sa gayong paraan ay hinango ko kay Roon. Inilabas ko sa Ehipto ang inyong mga ninuno at nakarating sa dagat ng mga tambo. Hinabol sila ng mga Ehipsyo at itinaboy papunta sa dagat. Ang inyong mga ninuno'y nananalangin sa akin at pinalatag ko ang dilim sa pagitan nila at ng mga Ehipsyo. Pinauho ko sa mga ito ang nahating dagat at sila'y natabunan ng tubig. Nasaksihan ninyo ang mga ginawa ko sa mga Ehipsyo at matagal kayong nanirahan sa ilang. Pagkatapos, dinala ko kayo sa lupain ng mga Amoreyo sa silangan ng Jordan. Binaka nila kayo at pinapagtagumpay ko kayo sa kanila. Pinuksa ko sila at nasakop ninyo ang kanilang lupain. Nilabanan kayo ng hari ng Moab, si Balak na anak ni Sipur, at sinugo niya si Balaam na anak ni Peor upang sumpain kayo. Ngunit hindi ko dininig si Balaam. Sa halip, pinagpala niya kayo. Sa gayon, iniligtas ko kayo sa kamay ni Balak. Tumawid ako ng Jordan at sumapit sa Jericho. Nilabanan kayo ng mga taga Jericho at ng mga Amoreyo, Pereseyo, Kananeyo, Heteyo, Gergeseyo, Hebeyo, at Hebuseyo. At sila'y nalupig ninyo sa tulong ko. Ipinasalakay ko sa mga pukyutan ang dalawang haring Amoreyo at pinalayas ko sila bago kayo dumating. Walang kinalaman sa pangyayaring iyon ang inyong mga tabak at pana. Binigyan ko kayo ng lupaing hindi ninyo binungkal. Pinatira ko kayo sa mga bayang hindi kayo ang nagtayo. Kumakain kayo ngayon ng ubas at ulibo na galing sa mga punong hindi kayo ang nagtanim. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang pag-ibig ng may kapal ay tunay walang hanggang. Ang pag-ibig ng may kapal ay tunay na walang hanggan. O pasalamatan ang Panginoong Diyos pagkat siya'y mabuti. Ang kanyang pag-ibig ay pangwalang hanggan at mananatili. Pinakadakilang Diyos ng mga Diyos ay pasalamatan. Ang pag-ibig niya ay mananatili at pangwalang hanggan. Makapangyarihang higit kaniman itong Panginoon. Ang kanyang pag-ibig ay mamamalaging panahabang panahon. Ang pag-ibig ng may kapal ay tunay na walang hanggan. Nang mailabas niya
siya ang kasama habang nasa ilang. Ang kanyang pag-ibig ay mananatili at pang walang hanggan. Pinagpapatay niya iyong mga haring may kapangyarihan. Ang pag-ibig niya ay mananatili at pang walang hanggan. Maging mga haring bantog nung una ay kanyang pinatay. Ang kanyang pag-ibig ay hindi kukupas at mang walang hanggan. Ang pag-ibig ng may kapal ay tunay na walang hanggan. Ang lupain nila'y ipinamahagi sa kanyang hinirang. Ang pag-ibig ng Diyos ay mananatili at pang walang hanggan. Ipinamamalagi niya sa Israel kanyang mga lingkod. Hindi kumukupas at mananatili ang pag-ibig ng Diyos. Nang tayo'y masakop ng mga kaaway, pinalaya tayo. Ang kanyang pag-ibig ay mananatili, hindi magbabago. Ang pag-ibig ng may kapal ay tunay na walang hanggan. Magsitayo po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Tangkapin niyo ang salita na di sa tao nagmula, kundi sa Diyos na dakila. Alleluia, alleluia, alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, may mga Pariseyong lumapit kay Jesus at tinangkang siluin siya sa pamamagitan ng tanong na ito. Naaayon ba sa kautusan na hiwalayan ng lalaki ang kanyang asawa sa kahit anong kadahilanan? Sumagot si Jesus, hindi pa ba ninyo nababasa sa kasulatan na sa pasimulay nila lang sila ng may kapal, lalaki at babae? At sinabi, dahil dito, iiwan ng lalaki ang kanyang ama't ina at magsasama sila ng kanyang asawa at sila'y magiging isa. Kaya't hindi na sila dalawa, kundi isa. Ang pinagsama ng Diyos ay huwag paghiwalayin ng tao. Tinanong siya ng mga Pariseyo, bakit iniutos ni Moises na bigyan ng lalaki ang kanyang asawa ng kasulatan sa paghihiwalay bago hiwalayan iyon? Sumagot si Jesus, dahil sa katigasan ng inyong ulo, kaya ipinahintulot ni Moises na hiwalayan ninyo ang inyong asawa. Subalit, hindi gayon sa pasimula. Kaya sinasabi ko sa inyo, sino mang lalaking humiwalay sa kanyang asawa sa anumang dahilan liban sa pakikiapid at mag-asawa sa iba, ay nangangalunya. At ang mag-asawa sa babaeng hiniwalayan ay nangangalunya rin. Sinabi ng mga alagad, kung ganyan po ang kalagayan ng lalaki sa kanyang asawa, mabuti pang wag nang mag-asawa. Sumagot si Jesus, hindi lahat ay makatatanggap ng simulaing iyan, kundi yaon lamang pinagkalooban ng Diyos.
sapagkat may iba't ibang dahilan kung bakit may mga lalaking hindi makapag-asawa. Ang ilan, dahil sa kanilang katutubong kalagayan. Ang iba, dahil sa kagagawan ng ibang tao ay nagkagayon sila. Mayroon namang hindi nag-aasawa alang-alang sa ikauunlad ng paghahari ng Diyos. Ang makatatanggap ng simulaing ito ay tumanggap nito. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiyo po muna tayong lahat. Good morning po sa inyong lahat. Batiin natin ang mga katabi muna natin, good morning. At mga kapatid, sabay-sabay natin bigyan ng mainit na papurit pa sa salamat ang ating mahal na pong Jesus Nazareno. Malakas na papurit pa sa salamat na palakpak para sa Kanya. Na parang alam nyo ho, tuwing na lang isang linggo, sa totoo lang simula nung ako ay nailipat na rin dito sa Quiapo, nakaisang taon na rin ako, para bang inaabangan ko na rin yung Biyernes kagaya ninyo. Kayo ba ay naghihintay na dumating lagi ang araw ng Biyernes? Lahat ng naghihintay sa araw ng Biyernes, pumalakpak muli ng malakas. Dati, meron tayong acronym TGIF, Thank God It's Friday. Lalong-lalo na sa mga nagtatrabaho, ay salamat, tapos na ang linggong ito. Pero para sa mga deboto, ay salamat, Biyernes, araw ng Poong Jesus Nazareno. Amen! Ah, alam niyo mga kapatid, araw-araw, meron tayong inaabangan. Araw-araw lahat tayo may binabantayan sa buhay. Programa sa TV, sa radyo, mga taong inaabangan din natin, ano na naman kayang isusuot niya, ano na naman kayang sasabihin niya. Alam nyo, hindi lang naman mga programa sa telebisyon, sa radyo, hindi lang po yung mga pangyayari sa paligid ang inaabangan natin. Ang paboritong inaabangan natin kuminsan, ang mga tao sa paligid natin. Ano na naman kayang suot nito mamaya? Ano na naman kayang sasabihin nito? Ano na naman kayang ibibigay nito? Alam niyo, meron akong nabasa. Siguro makaka-relate ang marami sa atin dito. Marami sa inyo at marami sa atin ang inaabangan ng ibang tao. Ano na kaya ang timbang niya ngayon? Alam niyo, minsan nakakagulat. Kayo ba natanong na kayo ng ganito? Kayo ba nasabihan na kayo ng ganito? Uy, lumalaki ka ngayon. Ang taba mo ngayon. Sabi nung aking nabasa, pag sinabihan kang, alam mo, lumalaki ka, tumataba ka, una, huwag kang magagalit kung totoo naman. Pangalawa, ganito mo daw dapat sagutin. Pag sinabihan kang, alam mo, lumalaki ka, ang sagot daw dyan, syempre, pagkain kasi ang binabantayan ko, hindi buhay ng ibang tao. Amen? Pero puwera biro, baka matandaan nyo lang yung pangalawa. Yung una, huwag nyo kalilimutan. Kung totoo naman, huwag kayo nagagalit. Abay, tignan natin kung tama pa nga ba ang aking kalusugan. Pero kagaya ng mga taong ganyan, kahit ang Panginoon hindi nakaligtas sa mga mata ng mga taong katulad ng mga Pariseo. Lagi natin siguro o madalas nating naririnig ang kwento ng mga eskriba at Pariseo. Itong mga taong ito may pinag-aralan. Maraming alam sa buhay, sadyang kinakapos lang ng magandang ugali at asal. Ha? Ito'y matatalinong tao. May pinag-aralan to. Maraming alam. May nasasabi sa buhay. May magandang katayuan sa buhay. Kinakapos lang talaga ng magandang asal at ugali sa buhay. Bakit sinusundan ng mga Pariseo?
ang ating Panginoon noon, hindi dahil sila ay naniniwala, hindi dahil sa sila ay nananalig kay Jesus. Kagaya ng mga tao ngayon, may mga Pariseo noon na sumusunod para hanapan ng pagkakamali, ng pagkakataon para hulihin at patayin si Kristo. Grabe ang insecurity ng mga taong kagaya nila. Pag sinabing insecure, wala kang sariling bait. Hindi ka sigurado sa sarili mong kakayahan, sa sarili mong kaalaman. Kaya ang binabantayan mo, yung kaalaman, yung kakayahan, yung kabutihan ng ibang tao. Insecure ka kung hindi mo kayang tanggapin ang kabutihan, ang kakayahan din ng ibang tao. Kaya, yung pong sinasabi, yung tanong kay Moises ngayon, tama ba na hiwalayan ng lalaki ang kanyang asawa sa kahit anong kadahilanan? Ano ang sabi ni Kristo? Hindi niyo pa ba nalalaman na sa simula pa'y ito na ang utos ng Diyos? Hindi bahagi ng plano, ng disenyo ng Diyos na ang taong pinagsama niya ay maghiwalay? Ang sabi nila, bakit si Moises pinayagan? Ang bilis ng sagot ni Kristo, dahil ang tigas ng ulo ninyo. At yung pagpayag ni Moises na sila ay maghiwalay ay hindi dapat unawain at tanggapin sa ngala ng kagustuhan lamang at pangangailangan ng tao. Dahil ayaw ko na sa iyo, hiwalay na tayo. Kaya nga mga kapatid, yan ang mahigpit na pinapaalala at tinuturo ng simbahan ngayon. Hindi dapat minamadali, lalo na sa mga kabataang nandito, mga single na nasa online din. Makinig mabuti. Hindi minamadali, binabaliwala ang tamang paghahanda sa pag-aasawa. Ang tamang paghahanda sa pagpapakasal. Ang pag-aasawa, naalala ko lang ho bigla, siguro marami mag-asawa rin nandito. Pag ako nag-i-interview ng ikakasal, pag tinatanong ko yung ikakasal ko, minsan mga bata parang hong couples. Pag tinanong ko, ilang taon na kayong magkasama? Ay matagal-tagal na rin po. Bakit gusto niyo nang magpakasal? Dahil matagal na rin po kaming nagsasama. Gaano nakatagal? Nakakapitong buwan na rin po. Wow! Pitong buwan! Tapos pag tinanong ko, bakit gusto niyo nang magpakasal? Ito ang sagot. Kasi po, gusto na po naming lumagay sa tahimik. O yung mga nag-asawa, tatanungin ko po kayo, tumahimik po ba? Bakit parang ang bilis ng iling ninyo? Ang pag-aasawa, mga kapatid, mga kabataan, pinagdadasalan, pinag-iisipan, pinag-uusapan, at huwag babaliwalain, pinag-iipunan. Tama na yung ginagawa nating dahilan ang bata sa tiyan. Kaya kayo mag-aasawa at magpapakasal. Hindi lang yun dapat ang dahilan. Tama na kayo ay pinipressure ng inyong mga kaibigan, magulang, mga kasama, kaya mag-aasawa. Kayo ang magsasama, hindi sila. Kayo ang haharap sa Diyos, hindi sila. Kaya nga naman, mga kapatid, tulad ng pagmamahal ng Diyos na narinig natin sa ating unang pagbasa, kagaya ng pagmamahal ng Diyos sa kanyang minamahal na bayang Israel, hindi napipilitan, buong-buo, totoong-totoo, na handang bumangon at magpatuloy kahit may hirap, may pagod, kahit may mga kahinaan. Ingatan, alagaan ninyong mabuti
ang pagsasamang ibinigay ng Diyos at ginawa ng Diyos para sa inyo. At paalala, ang sinumang hahadlang at sisira sa relasyong pinagsama at binuo ng Diyos, katulad ng sinapit ng mga taga-Ehipto, mananagot sa Diyos, parurusahan ng Diyos. Alam niyo, may magandang video akong nakita tungkol sa isang kasal. Ito ay parang sa ibang bansa. Ay, hindi, parang ibang Filipino-Chinese yata. Baka nakita itong video na ito. Very touching. Nag-speech yung tatay nung bride para doon sa groom. Alam niyo ang sabi nung tatay? Nakikiusap siya doon sa lalaki. Sabi niya, kapag dumating ang araw na ayaw mo na sa anak ko, na nawala na ang pagmamahal mo sa anak ko, huwag mo siyang sasaktan, huwag mo siyang pahihirapan, huwag mo siyang paiiyakin. Please, ibalik mo na lang siya sa akin. Tandaan natin mga kapatid, hindi lang para sa mag-asawa ang ebanghelyo natin ngayon. Bantayan natin ang mga iniisip, sinasabi at ginagawa natin na pwedeng makasira sa isang relasyon. Huwag tayong maging tukso na bubuyo pa sa mali nila o tuksong magpapalabas ng kahinaan nila. Bagkus, hindi man tayo katalinuhan, at least meron man tayong mabuti at tamang masasabi. Sa pagpapatuloy na misa natin, mga kapatid, ipagdasal po natin ang mga taong binigay ng Diyos para mahalin tayo, para alagaan tayo. Pati ang mga taong binigay ng Diyos para mahalin at ingatan natin. Lagi tayong humingi ng tulong at gabay sa Panginoon tuwing dadaan sa pagsubok ang pagsasama natin. Hindi natin kaya lahat. Isama natin ng Diyos. At higit sa lahat, higit sa anumang relasyong meron tayo sa mundong ito, lagi mong ingatan, pahalagahan, at ipaglaban ang iyong relasyon sa Panginoon. Amen. Magsitayo po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, nakikilahok sa paglikha ng Diyos ng bagong buhay ang mga asawa at may bahay. Ialay natin ang ating mga panalangin ngayon para sa mga magulang at mga anak. Ang ating pong itutugon, Panginoon, punuin mo ng iyong pag-ibig ang aming mga tahanan. Panginoon, punuin mo ng iyong pag-ibig ang aming mga tahanan. Ang simbahan, naway tunay na maituro sa kanyang mga miyembro ang totoong dangal ng kasal at tulungan ang mga mag-asawa na manatiling magkasama sa banal nilang buhay may asawa. Manalangin tayo. Panginoon, punuin mo ng iyong pag-ibig ang aming mga tahanan. Ang mga pinuno ng gobyerno at mga mambabatas, naway mapagtupad ng mga batas at tuntunin na nagtatag ng tahanan at hindi sumisira nito. Manalangin tayo. Panginoon, punuin mo ng iyong pag-ibig ang aming mga tahanan. Ang mga dumaranas ng mga pagsubok sa kanilang buhay may asawa, naway makatanggap ng biyaya na makapagsumikap isa buhay ang kanilang mga pangako. Manalangin tayo. Panginoon, punuin mo ng iyong pag-ibig ang aming mga tahanan. Ang mga pamilyang nasira dahil sa diborsyo at paghihiwalay,
naway makatagpo ng suporta at pangunawa sa kanilang kapwa-tao, sa kanilang komunidad. Manalangin tayo. Panginoon, punuin mo ng iyong pag-ibig ang aming mga tahanan. Ang mga yumao nating mga kamag-anak at kaibigan, naway magtamo ng kaligayahan at kapayapaan sa walang hanggang tahanan ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, punuin mo ng iyong pag-ibig ang aming mga tahanan. Tahimik po nating ipagdasal ang iba pa nating personal na kahilingan at ang mga taong humihingi rin ng ating mga dasal. Isama natin ang mga kababayan nating hanggang ngayon ay bumabangon mula sa kanilang pagsubok dahil sa mga kalamidad na dumaan sa ating bansa. Ang mga nakabilanggo at mga katutubo, ang mga may sakit at mga nag-aalaga sa kanila, ang mga kapatid nating walang maayos na tirahan at makain araw-araw, at ang mga kababayan nating nagtatrabaho sa malalayong lugar sa ibang bansa para sa kanilang pamilya. Diyos ng pag-ibig, nilikha mo kaming lalaki at babae upang ipagpatuloy ang iyong gawaing lumikha. Ang pagmamahal namin sa isa't isa naway sumalamin sa iyong pananahan sa aming buhay. Hinihiling namin ito sa pangalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiyo po ang lahat. Jesus Nazareno, ala ka tinapay sa sanay, ay nagbibigay buhay, biyayang kaloob mo ay magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, maganap nawa ang paghahain ito na sa dambanan ng krus ay siyang pumawi sa kasalanan ng buong mundo sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga pong marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Iyong ipinasyang sa kahoy na krus ang sangkatauhay tubusin ni Jesus. Sa punong kahoy, nagkapuwang ang kamatayan. Sa kahoy na krus, itinanghal ang pagkabuhay. Sa punong kahoy, nanaig ang sumuway sa iyo. Sa kahoy na krus, siya'y nadaig ng masunuring anak mo. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O Santo,
Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mo pong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan na dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamat ang kanya, pinaghati-hati niya iyon. Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay. Si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinaalay po namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami po ay nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan na dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo po ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo po kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Santo Papa, ni Jose na aming Arsobispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin po ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Tahimik nating ipagdasal ang mga kaluluwa ng mga yumaon nating mahal sa buhay. Kaawaan mo po sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol, San Juan Bautista, Padre Pio, Mother Teresa ng Calcutta, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. Amen. Amen.
Bilang mga anak ng ating mapagmahal na Ama sa langit, buong galang at tiwala nating awitin ang panalangin turo ni Kristo. Inihiling po namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan niyo po ang aming pananampalataya at huwag ang marami at paulit-ulit naming pagkakasala. Pagkalooban niyo po kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng ating Panginoon ay laging sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Araw-araw, lalo mong mahalin at ingatan ang mga taong kasama pa natin. Magbigayan po tayo ngayon ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you po. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilhod po ang lahat. Masdan ninyo ang ating Poong Jesus Nazareno. Siya ang tunay mong pag-ibig. Ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalad po tayong lahat na inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Nazareno, salamat po sa pag-ibig mo. Ang buhay mo'y inialay, sa krus ay namatay, upang kami ay mabuhay. Nazareno, patawad po sa mga kasalanan ko. Ang buhay ko'y iaalay, ang lahat ay ibibigay. Puso ko'y sa'yo lamang habang buhay. Poong Jesus, Nazareno, sama ko, ang sama ko, dasal, sana'y pakinggan mo nang mapawi ng mga paghihirap ko. Poong Jesus, Nazareno, salamat po ang iyong Nazareno, kalugdan po ninyo ito, kahilingan ko. Mabuhay ng mapayapa, ilayo sa lahat ng masama, kaawaan niyo po kami, umaasa. Oo, Nazareno, patnubayan niyo po nawa at kabayan ako. Iligtas sa kapahamakan at tiyak na kamatayan, huwag po ninyo kami pababayaan. Poong Jesus, Nazareno, buti mo sa hirap at sa ika'y kasama ko. Ang sama ko, dasal, sana'y pakinggan mo nang mapawi ng mga paghihirap ko. Poong Jesus, Nazareno, salamat po, ang iyong pagmamahal ay nadarama ko. Ngayon at magpakailanman,
Announcement, ipinagbibigay alam po sa lahat na ang pahalik sa likod ng altar ng imahen ng Poong Nazareno ay pansamantala munang isasara sa kadahilanang na magbibigay daan sa mga gagawing paglilinis at pagsasaayos ng paglalagyan ng imahen. Kaugnay nito, patuloy pa rin naman po ang pahalik sa imahen ng Nazareno sa Benedict Building sa Evangelista Street po ang pasukan. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang po ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin po tayo. Panginoong Hesukristo, kaming nagsalo-salo sa banal na pakikinabang ay nakikiusap po sa iyo na ang mga nasagip ng kahoy na krus na nagbibigay buhay ay iyong ihatid sa pagkabuhay sa kaluwalhatian, sapagkat ikaw ang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. Mga kapatid, ang simbahan po ng Quiapo ay araw-araw nagpapasalamat sa Diyos sa inyo pong binibigay na tulong donasyon para sa mga gawain at programa ng ating simbahan. Yung pong mga nagbibigay dito po sa simbahan, sa online, ng cash donations ay sa ating parish finance office lamang po ibibigay. Yung pong mga in-kind donations, kagaya po ng mga bigas, dilata, noodles, kape, sabon, tubig. Yung sabon, tubig po, madalas natin yan binibigay kapag nagmimisa tayo sa Manila City Jail at kapag po sa ating iThursday feeding program. Kahapon, umabot sila ng 329 na pinakain ho nating mga kapatid tuwing Webes ng umaga. At tayo po ay nagdala na ho ng tulong, ipamimigay sa darating na Lunes sa Bicol para sa mga kababayan ho natin. Ang in-kind donations na binibigay natin ay hindi lang sa araw ng kalamidad, kundi sa bawat pagkakataong hinihingi sa atin. Kahit hindi kayo nakakasama, kasama kayo sa gawain na iyon. Kayo ang tunay na kayamanan ng simbahan. Kayong gumagawa, tayong nagsisikap gumawa ng kabutihan. Ang Diyos na po ang magbigay ng sapat at dapat na gantimpala sa inyong kabutihan. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Yumuko po kayo habang ginagawad ang pagbabasbas. Mahal na po ang Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo po ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtam nawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang imahen at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalaala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ay kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. Naway pagpalain at ingatan ang inyong pamilya ng ating mapagmahal na Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang, humayo kayong taglay ang pag-ibig ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos.